Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the whip in the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Woo. Hook right, hook right, hook right. Make all the man them look twice. I'm way up, stood high, but I've been in the field like Shug Knight, and they know this took time. This what a legacy look like. Smash 115. So in this video guys, alamin natin the specs, features, at i-walkthrough na din natin ang isang ito. So without further ado, let's start this video. So yung color combination niya is black and red. So i-check natin guys kung ano ba yung pinagbago dito sa motor na to. Dito sa kanyang decals guys na red, ang nagustuhan ko sa kanya guys is yung pagdating sa kanyang decals is napaka-aggressive nung pagkakared nito. So dito sa isang to is talagang red na red, tapos para may combination dito siya na red na violet. So yan. Then dito sa kanyang Suzuki, ang effects naman ito is glittery white. So ganda, tapos dito may nakalagay na din na R. So ini-specify niya talaga na siya IR version. Tapos meron din pala siyang paint job na red guys, oh. So same na same sa color ng kanyang decals. Yan, tapos ito yung kanyang black. Glossy black ang datingan ng kanyang paint job pagdating sa kanyang fairings. Then dito, yan, may nakalagay na sporty underbone. Cool. Ang ganda guys, napaka-modern na ng design ng motor na to. So bago lang tong labas, this year lang, kaya naman na-excite ako na i-review talaga tong R version is Smash 115. Tapos may nakalagay din dito na Smash na decals, oh. Yan. So sa mga nagtatanong, ano bang pinagkaiba ni R version sa standard version? Sa R version guys is makikita nyo naman na yung decals niya syempre na may nakalagay na R, and then pagdating naman din sa fairings na talagang aside sa decals na red, eh meron din siyang paint job na red. Then ang pinaka main point talaga is naka mags na siya. Then pagdating naman sa kanyang braking system, yan, naka single hydraulic disc brake na siya, and naka single piston brake caliper na din siya. Tapos yung brand niya guys is hindi basta-basta kasi Nissan na. Sa mga nagtatanong, siya ba ay tubeless na? Well, for clarification guys, tube type pa rin po yung kanyang wheel. Tapos yung sukat ng wheel niya is 70x90x17. So napaganda din ng design ng kanyang wheel guys, oh. Hindi siya yung parang talagang motard na motard. Meron din siyang parang mini spike dito. So napakaganda din ito sa rough road. Ayan. Tapos naka telescopic fork suspension na din siya. Ayan. Ganda din ng color ng paint job niya guys. Naka glittery white or may pagka silver, no? Kita nyo naman yan sa malapitan. Ganda. Shiny shimmering. Then pagdating naman sa kanyang horn, hindi ko masyado makita. Nasa loob. Then dito sa kanyang headlight guys, yan, naka halogen pa rin, bulb type pa rin. Then dito sa kanyang turn signals, bulb type pa rin. Yan. So, ayan. Dito sa braking niya, nakaano siya, meron siyang brake fluid dito. Doon kasi sa standard version wala siyang ganito. Talagang ano lang, fairings lang na naka-cover dito. Well, dito sa R version, meron na siyang brake fluid na nakalabas dito. Yan. Kasi ito yung kanyang brake lever. Yung grips niya guys, naka-rubberized na, and then kapit na kapit din yung kamay ko pag halimbawa i-accelerate ko. Yan. Tapos yung buttons dito, electric start sa right side, then high beam, low beam, turn signals, horn, yan. Tapos yung kanyang choke, eto. Yan. Pag halimbawa ay umandar ng motor ninyo,
ano nyo lang to, hilahin nyo lang to, tapos i-crank nyo or gamitan nyo ng kickstart, yan, under na yung motor nyo. Pero depende pa rin pag halimbawa sa condition ng motor nyo, baka mamaya meron pang kailangan ayusin. So, pakita nyo lang sa mekaniko ninyo kung ayaw na talagang umandar or not unless walang gasolina. So, yun lang yun guys. Then, dito tayo sa dashboard, naka-analog pa rin siya, tachometer, yung kanyang ilan na yung tinakbo niya, odometer. Tapos meron siyang logo ng Suzuki dito. Parang ano lang din to, yung sticker sa loob. Turn signals indicator, gear indicator, fuel gauge, neutral indicator, and saka yung high beam, low beam. Then pagdating sa side mirror, ganda din ang pagkakamount, matibay din. So kung ako sa inyo guys, huwag nyo na itong palitan ng ibang side mirror. Mas quality kasi yung side mirror ni Suzuki. So ngayon guys, dito naman tayo sa kanyang key. So pagdating sa key guys, naka-mechanical key pa rin siya. So pag binili nyo to guys, meron kayong libre pang isa. So dalawang key yung makukuha ninyo. So yung key niya is nandito. Yan, ito yung key niya. So ang isang safety features nito guys, halimbawa iiwan yung motor nyo sa palengke, meron siyang headlock. So safe na hindi mananakot tong motor na to. Not unless bubuhatin talaga nila. Pagdating sa seat guys, generous yung kanyang foam cushion. So wala akong ibang masabi, kundi solid to sa akin. Pagdating sa seat storage nya guys, medyo malalim, marami ka nang malalagay dito. Belt bag or side bag o kung ano yung ilalagay nyo dito, pwede nyo na ilagay dito. Tapos sa mga nagtatanong nasan yung battery is nandito po. Yan. So pagdating sa kanyang fuel tank capacity guys, meron siyang fuel tank capacity na 4.3 liters. For clarification guys ha, hindi pa po siya FI, carb type pa rin po siya. Napaka-fuel efficient po nitong isang ito pagdating sa pag-consume ng gasolina kasi kaya niyang umabot ng 45 to 47 km per liter. Para sa akin, plus points to para kay Smash 115. At itong motor na to guys, is pagdadalhin mo, napaka-smooth talaga para ka lang nagtuturing. No? Daig niya pa yung scooter type. So ngayon naman, pagdating sa kanyang grab bar, maganda din yung pagkakamount, malapad. So makakaasa ka na may mahawakan yung OBR mo dito pag kayo ay nag LQ. Yan, ganda. Naka ano din siya, glossy type yung kanyang paint job na itim. Tapos dito sa tail light, yan, naka bulb type pa rin po. And naka bulb type pa rin yung kanyang turn signals. So naka full compact na siya guys. So wala ka nang iintindihin pag halimbawa sumampa yung OBR mo na baka may mabali sa likod. Kasi napakaganda na ng kanyang assembly. Tapos dito naman sa fairing sa likod, ganda din. Naka-mat yung kanyang texture. Solid. Solid guys, oh. Flexible. Sa suspension niya sa likod, naka-dual shock swing arm suspension siya. Tapos meron siyang chain cover na din dito. Meron siyang sukat na 80 by 90 by 17. Tube type pa rin. Yan. Tube type. Cool. So ngayon naman, pagdating dito sa kanyang tapakan ng angkas, naka-rubberize. And maganda din yung pagkakamount dito guys, oh. Naka-silver glittery effect yung kanyang paint job. Ganda. Then dito naman sa tapakan ng driver, naka-ano din, rubberize. Then sa kanyang kambya, ganda din ang pagkakamount guys. Ito yung kanyang side stand, wala po itong kill switch. And yung kanyang center stand, yan. So ngayon, pagdating sa makina, siya ay air-cooled. 4 strokes, 2 valves, single overhead cam, and single cylinder. Pagdating sa max power, meron siyang max power na 6.4 kilowatts at 8,000 RPM at 9.4 newton meter at 4,000 RPM. So, hindi ka naman mong problema guys. Para sa akin, swak na yung kanyang max power at saka max torque. Kasi naman, 115cc lang naman siya. Pagdating sa seat height, sa height ko na 5'5 guys, abot na abot natin si Suzuki Smash 115R version. Ang height na 5'2, 5'3, 5'4, kayang-kaya po ito abutin. Kung interesado kayo dito sa motor na Smash 115R version, meron siyang cash price na 62,900. Down payment na 3,000 at monthly installment for 36 months na 3,229 at rebates na 200.